sa bawat tampas ng alon. Di masabi kung anong nararamdamang emosyon. Lungkot ba o galit? Inis ba o sakit? Tanong sa aking isipan. Kailan ba ako matatanggap? Simula pagkabata, itinuring nakakaiba. Ang kasarian namin ay di tanggap ng madla. Hinurakan, hinusgahan, minaliit ang pagpapakatotoo. Tinawag na salot ngunit pinapakinabagan naman ninyo. Ako'y kabilang sa bahaghari na bandera. Dahilan kung bakit karamihan kami ay kinukutya. Iyon sa akin ay walang problema. Nagpakatotoo lang ako. Bawal ba? Tanong na tumatakbo sa aking isipan. Kailan ba ako matatanggap? Lumipas ang panahon, akala ko ang mundo na sa akin ay aayon. Aayon na at kakalimutan ng karumal-dumal na bakas ng kahapon. Iiwan na at lulubayan ang sanhi ng bawat sakit. Nanoo'y ang mga sakit ay iniibsan na lamang sa pakikinig ng awit. Tila kabaliktaran yata ng pag-ayon ang nangyari. Mas umikting pa ang panguhusga at isinumpa kami ng nakararami. Ngunit iyon, sa akin ay walang problema. Nagpakatotoo lang ako. Bawal ba? Ang tanong sa aking isipan, kailan ba ako matatanggap? Habang tumatagal, mas marami ang umaangal. Lalo pa noong sa kapareha kong kasarian ako nagmahal. Naging kami ng aking kalaguyo at kami ay nagtagal. Ngunit sambit ng marami ay mas masahol pa sa mabahong kanal. Ako'y agarang nagmuni-muni. Inisip ko kung ang aking ginawa ay tama ba o mali. Sa pinasok kong iyon ay wala akong pagsisisi. Ang tiyak pa nga'y akin itong ipinagmamalaki. Kami ay pinandirian, kinasuklaman, siniraan. Isa daw kaming malaking kahihiyan. Ngayon sa akin ay walang problema. Nagpakatotoo lang ako. Bawal ba? Ang tanong pa rin sa aking isipan, kailan ba ako matatanggap? Maraming beses na akong nabigo. Nabigo sa pag-asang matatanggap ako ng paligid na aking ginagalawan. Ang hirap umayon sa ibinigay na pamantayan, lalo na sa pamantayan na ibinigay ng mga tao sa lipunan. Nagtrabaho, nagpabilib, nagsumikap at ipinakitang may ibubuga. Minsan para matanggap ang isang tao ay dapat may patunayan muna. Matalino, talentado, at madiskarte. Bawat tao ay may kanya-kanyang katangian na namumukod-tangi. Ngunit parang, bakit mayroong paring pagdududa? Hinihintay ka na magkamali at sabihin na tama sila. Tama sila na sa isang mali mo lang ay ikaw ay muling mahuhusgahan na naman na. O diba? Yung pinaghirapan mo sa isang iglap na wala na parang bula. Kailan ba ako matatanggap? Ang paulit-ulit na tanong na ang sagot ay hindi ko mahanap. Ewan ko. Hindi ko ito mahagilap. Mahanap po na sana ang sagot sa aking pinapangarap. Gaano man katagal, akin itong hihintayin. Kahit ilang oras, araw, buwan o taon pa ang palipasin. Minsan, kahit ako ay napanghihina ang loob, patuloy na hahanapin ang kagandahan sa bawat sitwasyon, humi naman ang tuhod.
sa mga araw na akala ng lahat ako ay matibay. Di inalintana ang lahat ng pasan ko sa buhay. Lingid sa kaalaman ng iba, tuwing gabi, ako ay laging humihikbi. Hinihiling na sana bukas pagkagising ko, tanggap na ang kasarihang bahaghari. Sa bawat tampas ng alon, di masabi kung anong mararamdamang emosyon. May lungkot pa ba at galit? May inis pa ba at sakit? Tanong sa aking isipan, kailan ba ako matatanggap? Ewan, walang katiyakan. Ngunit, darating ang araw na hindi na kailangan na kasarian pa ay ipaglaban. Sapagkat bilang Pilipino, ating isabuhay ang tunay na kalayaan. Kalayaan sa anumang aspeto, sa pagkakasakop, pagkakaalipin, pati sana sa kasarian, ay dapat malaya na rin.